Igan, nagbabala ang LTFRB sa mga driver ng public utility vehicle na magtataas ang pamasahe kahit wala pang inilalabas na kautusan ng ahensya. Sa San Mateo Rizal, inaprubahan ng LGU ang 2 pisong dagdag pasahe sa tricycle. Pero mahirit pa rin ang mga tricycle driver. Saksi lahat, si Jamie Santos. Jamie? Pia, Igan, umaaray na rin pati mga tricycle driver dahil sa walang prenong oil price hike. Kaya sana naman daw payagan na silang magtaas pasahe para madagdagan ang kanilang kita. Halos sa gasolina na raw, napupunta ang kita ng isang tricycle driver na nakausap namin. Maangal din ho kasi yung karamihan eh. Ayaw din magkuha ng pamasahe. Eh kaya kaunting tiis lang, tiyagaan na lang po. 2 piso lang daw na dagdag pasahe ang pinayagan ng San Mateo Rizal LGU nitong Pebrero nang magsimulang magmahal ang gasolina at diesel. Pero kulang na kulang daw ito. Kaya humirit ang ilan na payagan silang magdagdag pa ng 2 piso. Dapat medyo itaas pa ang konti para naman makabayo pa yung mga driver kagaya namin. Sa Maynila, hindi makapagtaas ng singil sa pamasahe ang mga tricycle driver. Natatakot daw sila sa parusang ipapataw sa kanila. Meron kasing batas sa City Hall na pag nag-overpricing, inuhuli kami, dinadala kami rin sa impounding area. Binibigyan kami, pinapatutubos yung mga tricycle namin. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, wala pang desisyon sa hiling na taas pasahe ng mga transport group. Hindi po natin sinasabi na hindi natin igagawad. Hindi din po natin sinasabi na igagawad natin yung kanilang ibibigay na increase, no? Pero sinasabi natin, pinag-aaralan natin ng mabuti. Pero mahigpit nilang paalala, hindi pwede ang ginagawa ng ilan na nagtataas na ng pasahe kahit hindi pa pinapayagan. 9 pesos pa rin daw ang minimum fare sa mga jeep. Base sa guidelines, may karampatang multa ang mahuhuling nag-overcharge sa mga pasahero. Dismayado naman ang nasa public transport sector. Meron na raw fare adjustment formula ang LTFRB noon pang 2019 pero hindi ito ginagamit. Nakasaad dito na ang mga pagbabasehan ng fare adjustment ay fuel cost at total operating and maintenance cost. Ano pa itong saysay nitong kanilang formula, nitong fare adjustment formula na ang sinasabi dito ay kaya nilang magdesisyon na kahit hindi na kami mag-submit dahil sila mismo ay may formula na... Maging sa mga probinsya, ramdam na ang epekto ng pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Sa Iloilo, may ilang napapaisip na magtigil pasada muna. Ang krudo, hindi na mapunggan, saka lang saka. Ayun ang sayo, ang kwan, ang pritian mo yung mga saka. Tiyan, ano na nabi? Montat na lang may biyahe, montat mo, may kami may mo, ano may kwan mo sa pamilya na muna. Para makatipid sa pasahe, nagbibisikleta rin muna ang ibang motorista. Diskarte, bisikleta lang kung lapit-lapit mo lang eh. Ayaw ko may budget ka sa pangbakal, krudo, or gasolina. Dahil sa umaarangkadang presyo ng langis at posibleng epekto nito, sa mga pangunahing bilihin, taas sahod na ang hirit ng mga manggagawa. Ayon sa General Alliance of Workers Association, 2 taon nang napako ang minimum wage, kaya't panahon na rin anilang itaas. Ganito rin ang sentimiento ng mga manggagawa sa Cebu City. Humiling na ang Cebu Labor Coalition sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng dagdag 308 pesos sa minimum wage. Bukod sa produktong petrolyo, tumaas na rin kasi ang basic commodities. Piso nagkikaya ron ang ang presyo sa mga bisig kwanto kasaka ng merkado, perting liso ragad. Mula nitong Enero, 13 hanggang 17 pesos na ang itinaas ng kada litro ng produktong petrolyo sa Cebu City. Sa gitna nito, nag-anunsyo ng rollback ang Petrogas. 5 pesos at 85 centavos sa kada litro ng diesel. 3 pesos at 60 centavos naman sa gasolina. Uutay-utayin daw nila ang bawas singil simula bukas ng umaga hanggang March 13 para maibsan ang pasanin ng kanilang mga customer. Pia, Igan, umaasa ang mga driver na maipatupad na ang action plan na inilatag ng economic managers. Kahit anong diskarte daw kasi ang kanilang gawin, hindi na kasya ang kanilang kita dahil sa mahal ng bilihin. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga Igan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman
Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.